At para naman sa ating mga car spin na nagbabalak mamili, silipin po natin ang presyo ng mga bilihin sa isang palengke sa Caloocan ngayong umaga. Naroon si Denise Osorio live. Denise? Dayan, dahil sa sunod-sunod na pagbagyo, nagtaasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa merkado. Kasama na riyan ang mga bilihin na nagmumula pang Bicol Region at Baguio. Simulan na natin ang presyo ng mga gulay at pansahog. Ang pinakatumaas ay ang siling berde na dating nasa 60 pesos hanggang 80 pesos kada kilo. Ngayon ay nasa 200 pesos per kilo na. Ang carrots, 160 pesos per kilo na ngayon na dating 80 to 120 pesos per kilo. Sa pechay Baguio naman, 120 pesos per kilo na ito ngayon na dating 80 pesos per kilo. Ang cabbage at ang kamatis, pareho itong nasa 80 pesos kada kilo dati, pero ngayon ay nasa 150 pesos per kilo na rin. Para naman sa bawang, tumaas na rin ito sa 160 pesos per kilo na nasa 120 pesos per kilo dati. Gayon din ang mga sibuyas. Ang pula ay nasa 90 pesos per kilo mula sa dating 60 pesos. Ang puti naman ay 120 pesos per kilo na dating 100 kada kilo. Para sa ating mga nakatali tulad ng mga talbos at mga dahon ng sili at sibuyas, nasa 20 ang isang tali, 10 piso ang itinaas niyan mula sa dating presyo. Para naman sa ating mga isdang tilapia na dating nasa 40 to 70 pesos kada kalahating kilo, ngayon na may nasa 50 hanggang 80 pesos na. Para sa bangus naman, naglalaro ito sa 55 hanggang 110 pesos ang kalahating kilo na dating 40 hanggang 90 pesos lang, depende sa laki. Ang tamban, doble rin ang itinaas na dating nasa 20 lang ang kalahating kilo. At syempre, hindi mawawala ang galunggong na ngayon nasa 120 pesos hanggang 150 pesos kalahating kilo. Kumpara sa dating nasa 100 hanggang 120 pesos lang. Pero ang good news, bumaba ang presyo ng karne sa merkado. Para sa manok, 10 piso kada kilo ang karaniwang ibinaba. Ang baboy naman, 10 hanggang 20 pesos ang ibinaba, depende rin sa parte. At para sa baka, karaniwang 30 pesos ang ibinaba nito. Diana, itanong na rin natin sa ating mga kababayan dito sa merkado ang kanilang opinyon tungkol sa pagtaas ng presyo at kung posible pa ba ito tumaas dahil padating na nga ang Pasko. Ayon sa mga nagbebenta, kung tuloy-tuloy daw ang mga pagdating ng pagbagyo o ang pagpasok ng mga bagyo dito sa ating bansa, ay hindi na rin daw ito maiiwasan. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Maypaho Public Market, Caloocan City. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat, Denise Osorio.